Okay, welcome back to my YouTube channel. So ito na yung panglimang bahagi, okay, sa ating series ng tutorials for Lavalast Framework. So dito didiscuss naman natin paano ba i-handle si session sa ating Lavalast Framework. So huwag na natin patagalin, simulan na natin. Okay, so para dun sa mga naka-download or nakapag-loan last time, so yung lahat na nakapag-loan download before January 25, okay, so meron po tayong update sa session library natin. So madali lang naman yung magiging yung update natin. So check nyo lang yung system folder ng inyong Lavalast framework. Okay, so check, open nyo yung Lavalast. Then hanapin nyo yung system folder. Then open nyo naman yung libraries. Okay, na folder. So pag nakita yung, hanapin nyo yung session, open nyo lang. Then if, hanapin nyo yung method na get user data. Okay. So, anong gagawin doon? So, yan yung dating method para makakuha tayo ng user data from our session. So, ngayon, ang gagawin natin, alisin nyo na lang yung get. So, itira nyo lang yung user data. So, yan lang naman yung update ko. So, para mas maigsi na rin yung ating method na gagamitin at para kaparehas na rin sa flash data natin. Okay, so unahin natin i-test ngayon is si session library. So paano nga ba natin ginagamit si session library? So dito, meron ulit ako dito sa controller ko. Again, yung user controller na lang ang gagamitin ko. So meron akong ginawang isang method, show data. So dito na lang natin i-test. Okay, so yung ating session library. So dahil library naman yung ating i-load, and one of those libraries nga na defined na doon sa ating framework is si session. The session again is lagi naman siyang ginagamit natin kapag nagde-develop ng web application. So lagi yan, lagi, almost laging present yan. So yun ang ating unahin. So paano ba tayo mag-load ng library? So ganun din lang, pa nag-load din lang ng model. Type lang natin this, then load, then library. So dahil si library ang ating load, then session. Okay, so ilalagay lang natin ay session. So this time, naka-load na yung session library natin. So sunod, meron tayong mga methods inside library na pwede nating gamitin. So meron tayong lima or anim basic methods na laging ginagamit. So unahin natin siyempre muna yung pag-set ng session. Paano ba natin sineset yung mga session data? Okay. So dito sa atin, sa framework na gamit natin, meron tayong set user data na method. So parang siya yung ganito sa native PHP pag sa pagsaset ng session. So dito, paano natin siya gagamitin? So tawagin lang natin si session, this session, then set user data method. So, tumatanggap siya ng array parameters. Okay? Array variables as parameters rather. So, associative array, sample. Okay? So, we have halimbawa session variable na username. So, ang value niya, so that is talking ang value niya halimbawa ay acid core. Sample, meron pa kayong gustong idagdag na key or session variable, sample user type. Okay, then another value para naman kay user type, halimbawa admin siya. Okay, so yan. So ganyan lang mag-set ng session variable using our framework. So echo lang natin session set. Then gawa lang tayo ng isa pang method para naman i-show natin yung mga naka-set na session. So para ma-check natin kung meron ba talagang mga sessions na na-create. Okay, so dahil kanina dineclare lang natin as private yung ating session or yung initialization ng session is naka-private lang. So kailangan natin ulit i-declare ulit yan dito. Okay, kaya nga sabi ko mas mainam na gumamit na lang kayo ng auto-load lalo na kung gagamit kayo ng session sa inyong web application. So this time, din na lang muna ako gagamit. Okay, so this, tawagin natin sa session. Meron naman tayo dito tinatawag na user data. Okay, user data na method. To check naman kung
meron tayong mga nakuhang or yun nga, meron tayong nakuha or na-set na use session variable sa ating application. So try natin kuhanin yung value ni username. So type lang natin dito yung key ng gusto nating kunin. Then, so para ma-check, echo lang natin. Okay, save natin. Then, load natin sa ating browser yung show session. Ayan, natin. Ay, hindi pa pala natin na-load yun. Sorry, load muna natin si show data. Okay, palitan na natin ang name, set data na lang. Okay, so ilo-load natin ngayon si controller user at saka si method set data. Okay, so user, then dito ay set data lang. Okay, set na doon natin yung session. Then, try natin siyang i-show naman. Show session. Ayun, so yun, nag-load yung isinet natin yung value kay username. So to check natin kung na-set din si user type, palitan lang natin to ng user type. Okay, user type. So dapat ang output nito ay admin. Ayun. So nakapag-set tayo ng session variable sa ating framework gamit yung session library. So ganun lang mag-set ng session variable dito. So yung next, paano naman tayo mag-unset at magde-destroy ng session using our, again, yung ating session library. Next is, paano naman tayo mag-unset ng session variable using our framework? Okay, so this time, gagamit naman tayo ng tinatawag natin na unset user data na method. So, gawa lang ulit tayo ng isa pang function para mag-unset. Okay, so public function, so unset na lang. Then again, call lang ulit natin to. Okay, so kung ayaw nyo naman ang laging nagko-call, sige, ano ko na rin to, para kasi may mga susunod pa rin akong paggagamitan. Lagay ko na lang sa constructor. Construct. Then tawagin natin yung constructor din ng ating parent. Okay, so nung ating controller, then dito na lang natin ilagay si initialization. Okay, so kahit i-delete na natin siya dito, pwede na natin siyang ma-access dun sa mga methods. Then ngayon, tawagin naman natin si pag si session unset. Session, then unset, session unset user data. Okay, so si unset user data naman ay tumatanggap din ng array variables as parameter. Okay, so associative din to. So halimbawa, kung gusto mo isa lang, isang array element lang. Kung madamihan naman, pwede namang sunod-sunod lang yung mga keys natin na gusto nating i-delete dun sa ating session. For example, ang delete lang natin is si user type. Okay, so array. Then ano ba yung key ng session na gusto nating i-delete? So user type. Okay, save. So ngayon, check ulit natin dito. Okay, so kung nakaset pa si user types, lagay ko lang dito si username. Okay, check muna ulit natin yung ating session kung nandun pa yung ating yan, si acid core at saka si user type admin. So balik tayo dito, yan, set natin naman si user type. So dapat ang matitira lang dito ay si acid core. So try natin, unset. Tawagin natin si method unset. Oh, sorry. Answer pala yun. Unset. Ayan. So, na-unset na natin. Ito nalagyan ng message para makita. So, show lang natin ulit si session. Ayan. So, makikita nyo na-unset natin si admin. Okay. Kasi, ang in-unset nating key ay si user type. So, try natin i-unset natin si username. Okay, save. Then, again, unset lang ulit tayo. Okay, then show ulit natin. Show session.
Ayan. So both session variables ay na-unset na natin. Okay, so ganun lang mag-unset ng session dito sa ating framework. So yung sunod, paano naman tayo magde-destroy? Meron tayong tinatawag naman na session destroy. Okay? So dito, ang gamit natin yung metodo na yung ses destroy. Ayan. Sample, i-load lang ulit natin yung ating mga variables. So set data ulit tayo muna para makita natin ulit sila or ma-initialize ulit natin sila. Okay, so na-set na natin. Try natin i-show muna ulit kung meron nga tayong session. Ayun, sidecore admin, meron tayong session. Okay, so this time, try naman natin si session destroy. So rename lang natin to, destroy na lang. Then, i-run natin si method destroy. Then, natin destroy. Ayun. Then, i-show lang ulit natin kung meron pa tayong makikita session. Ayun. So, wala na rin tayong session. So, kung gusto nyo lahat ang sabay-sabay nang madelete yung ating mga session, so, pwede naman itong gamitin si session destroy. So, yun. Ganun lang gumamit nung unset at saka session destroy sa ating framework. Okay, so yung next two methods na pwede natin gamitin yung flash data naman. Okay, yung pag sa set ng flash data at pag so show ng flash data is same with lang with user data. Okay, ang kaibahan lang naman ng dalawa, yung flash data, pag yun ang sinet mo, namamark yung session as flash. Ibig sabihin, isang beses lang siya nadidestroy din. Nadidestroy din agad kapag ka nag-appear na siya or nagamit natin siya. So usually, ginagamit siya sa mga error message. Nakikita natin, halimbawa, username is already taken. Tapos pag nireload natin yung page is nawawala na. Yun, isa sa pinagagamitan natin yun ng flash data. So, try na rin natin. Set data. Gawin naman natin siyang flash. Rename ko lang yung mga methods natin ginamit. So, sa halip na set user data, ang lagagayin natin dito ay set flash data. So, yan naman yung pagsiset ng flash data using our framework. Okay? And ang pagsishow naman, so sa halip na user data, ang pagsishow niya is flash data. Okay, try natin. Okay, so ito lang ang gagamitin natin, flash data at si show session. Una, flash muna tayo. Set session. Pala. Set flash data na pala yan. Flash data method. Ayan. Set na natin. Then, sunod, i-show natin yung sinet natin flash data. Ayan. So, show session. Ayan. So, kita nyo, nag-display pa rin. Same lang din dun sa user data natin. So, ang kaibahan, dapat pag nireload ko to, kahit hindi ko siya ina-unset or dinidestroy, ay makusa na siya ma-unset. So, try natin. Ayun. So, kita nyo, once lang siya pwedeng magamit. Once lang siya nagpa-flash. So, from the word itself, flash, parang nag-flash lang siya. Then, next time na ma-reload mo yung page, hindi mo na siya ma-access. At yun, ganun lang gumamit ng session library sa ating framework or sa Lavalast framework. So, yung next dito is yung mga susunod pang libraries. Gaya ng cache, email, tsaka yung form validation. Okay, so cut ko muna dito. Then, panibagong discussion na lang tayo dun sa mga susunod na libraries. And that ends our session for this tutorial. So, balik lang kayo para dun sa mga i-upload kong videos para sa series na ito. Once again, thank you for watching and see you soon.